Maligayang pagdating, baitang walo, isang magandang wika at maalab na pantikan sa inyong lahat. Pauna na ang pagbati sa bawat isa sapagkat kayo ay nasa ika-apat na markahan na ng inyong module sa patuloy na pagtugon sa hamon ng panahon. Kaya naman muli, ako ang inyong binibini sa Filipino 8 na nagmamahal sa wika at pantikan. Narito ako upang gabayan kayong tumuklas at matuto sa ating virtual na talakayan ng unang aralin sa ika-apat na markahan ng inyong module na tiyak kong inyong kagigiliwan at magagamit sa pang-araw-araw ninyong pamumuhay. Ngayon ay ating lilinangin ang mahalagang kasanayan kung saan sa pagtapos ng aralin na inaasahang maipapamalas mo ang iyong husay sa pag-unawa at pagpapahalaga sa pinakamahalagang kasanayang pampagkatuto. Ito nga ay ang natitiyak ang kaligirang pangkasaysayan ng akda sa pamamagitan ng una, pagtukoy sa kalagayan ng lipunan sa panahong naisulat ito, sumunod ay pagtukoy sa layunin ng pagsulat ng akda, at panghuli at pangatlo ay ang pagsusuri sa epekto ng akda pagkatapos itong naisulat. Ngayon ay nais kong isipin nyo nga ano ang layunin ng mayakda sa pagsulat ng Florante at Laura? Iyan ang susubukin nating sagutin sa pagtapos ng ating aralin. Kaya naman, maaari kayong lumahok sa ating mga pagsasanay at gawain o kaya'y magtanong. Magkomento lamang sa ating comment box ibaba at mamaya ay pipili tayo ng isang tanong na nais nating bigyang linaw. Kaya naman, upang matamo ang ating kasanayan, ay hayaan ninyong subukin ko ang talas ng inyong isip. Halina't ipakita muli ang inyong husay at galing sa pagtugon. Kaya naman, pagganahin ang utak at paalamin ang puso sa paglahok sa aking panimulang gawain. Narito ang... Kayo ay magpapabilisang tukuin ang mga personalidad na inilarawan sa bawat bilang. Ikomento lamang sa ibaba ang titik ng representasyon ng bawat pangalan sa loob lamang ng 10 segundo. Handa na ba kayo? Hindi ba't madali lang? Kung ganon ay huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Narito ang aking kaibigan si Florante. Nais kong tulungan natin siya. Simulan na natin. Nais ng kaibigan kong si Florante na makasama ang kanyang iniibig na si Laura. Ngunit, may pagsubok. Narito ang mga pagsubok na tanong ni Conde Adolfo upang makasama ang kanyang iniibig na si Laura. Tulungan natin siya. Florante? Siya ang sumulat ng tulang pasalaysay na Florante at Laura. Sa A, Jose Rizal. Sa B, Francisco Balagtas. Sa C, Andres Bonifacio. The who? Ang tamang sagot ay letra B, Francisco Balagtas. Hindi pa tayo tapos, Florante. Sagutin mo muna ang isa ko pang katanungan upang ikaw ay makadaan. Siya ang pinaghandugan ng mayakda sa kanyang obrang Florante at Laura. Sa A, Juana Chumbeng. Sa B, Maria Clara. Sa C, Maria Asuncion Rivera. The who? Ang tamang sagot ay letra C, Maria Asuncion Rivera.
Matapang kang talaga, Florante. Hindi kita hayaang makalapit kay Laura. Narito ang uli kong pagsubok sa iyo. Siya ang naging karibal ni Balagtas kay Celia. A. Mariano O. Pupule. B. Adolfo. C. Mariano Pilapil. At ang tumpak na sagot ay letra A. Mariano O. Kapuli. Dahil naging matapang ka sa pagtugon sa aking hamon, maaari mo nang makasama si Laura. At ayun naman ang aking susubukin sa panibagong aralin. Mahusay klase, binabati ko kayo sa inyong galing sa pakikiisa. Ngayon naman ay nais kong pakinggan ninyo at unawain ang awiting tatsulok na inawit ni Bamboo. Sa inyong pakikinig ay huwag kalilimutang magtala ng mahalagang impormasyon. Makinig ng mabuti! Mahusay na pakikinig, klase! Ngayon naman ay nais kong sagutin natin ang tanong na ito. I-comment lamang sa ating comment box ang inyong goal. Ang katanungan ay, ano ang kalagayang panlipunan ang masasalamin sa awiting tatsulok ni Bamboo? Sa loob lamang ng 5 segundo. Magaling! Narito ang isa sa inyong mga kasagutan. Nais kong basahin. Ang hintugon ay, ang kantang tatsulok po ay nagpapakita ng sistemang politikal ng Pilipinas na kung sino ang nasa kapangyarihan, siya ang nasa itaas. Ito ay nagsasalaysay ng mga pangyayari sa ating bansa. Ang hindi pantay na pagtingin ng batas, tatsulok po ang titulo sapagkat ang mayaman at makapangyarihan ang nasa taas at ang mahihirap naman ang nasa ibaba ng tatsulok. Dahil dyan, high five sa inyong lahat, klase! Tunay ang napakahusay ninyo. Natukoy ninyo ang kalagayang panlipunan sa panahong naisulat ang akda. Napansin nyo ba ang mga salitang kalagayang panlipunan? Mahusay kung ganon. Iyan ay isa sa ating mga tatalakayin sa unang aralin ng inyong module. Kaya naman, halin at makinig at matuto sa paksang Kaligirang Pangkasaysayan ng Akdang Florante at Laura at ang pagsusuri sa epekto ng akda. Narito ang profile ni Francisco. Si Francisco Balagtas Baltasar na kilala bilang prinsipe ng Makatang Tagalog. Siya ay pinanganak sa Panginay Bigaa, Bulacan noong ikadalawa ng Abril 1788. Mahirap lamang ang kanyang pamilya. Si Juan Balagtas ang kanyang ama at si Juana de la Cruz naman ang kanyang ina. Sa puntong ito ay nais kong mag-throwback Monday muna tayo. Sa ating throwback Monday ay hayaan ninyong ilahad ko sa inyo ang talambuhay at ang kaligirang pangkasaysayan ng obrang Florante at Laura upang mas mapalalim pa ang inyong pagkakilala kay Francisco o mas kilala sa tawag na Kiko. Handa na ba kayo? Dahil dyan, manood ng mabuti! Magandang buhay! Handa na ba kayo sa panibago nating aralin? Tara! Pakinggan at kilalanin natin si Francisco Balagtas. Tubong Bulacan ang prinsipe ng Makatang Tagalog. Isinilang siya noong ikadalawa ng Abril 1788 sa Panginay Bigaa, Bulacan. Ngayon ay balagtas na ang tawag sa lugar ng kanyang kapanganakan bilang pagpaparangal sa kanyang dakilang makatang anak ng Bulacan. Mahirap lamang ang kanyang pamilya. Si Juan Balagtas ang kanyang ama at si Juana de la Cruz naman ang kanyang ina. Kiko ang ipinalayaw kay Francisco. Musmus pa lamang
ay kinakitaan na siya ng talino at hilig sa pag-aaral. Dahil sa kahirapan, kinailangan niyang manilbihan bilang utusan sa Tondo, Maynila. Ang kapalit ng kanyang paninilbihan kay Doña Trinidad ay ang pagpapaaral nito sa kanya. Pinag-aral siya sa Kolehiyo de San Jose. At dito ay nakatapos ng Gramatika Castellana, Gramatika Latina, Geografia y Fisica at Doctrina Cristiana. Ang mga nabanggit ay ang mga karunungang kinailangan niyang malaman upang makapag-aral siya ng kanones. Ang batas ng pananampalataya. Bukod dito, pinalad siyang makapag-aral sa isa pang paaralan, ang San Juan de Letran. Natapos niya ang Humanidades, Teolohiya at Filosofiya. Dito niya naging guro si Padre Mariano Pilapil, isang bantog na guro na sumulat ng Pasyon. Naging bukang bibig ang pangalan ni Kiko sa larangan ng pagbigkas ng tula. Madalas siyang maanyayahan sa iba't ibang pagdiriwang upang bumigkas ng tula. Naging makulay ang kanyang pagbibinata at naging bantog na makata. Ang angking husay niya rin sa pagbigkas ng tula ang dahilan kung bakit maraming kababaihan ang humanga sa kanya. Subalit isang dilag na nagngangalang Magdalena Ana Ramos ang unang bumihag sa kanyang puso. Sinikap niyang handugan ang dalaga ng isang tula para sa kaarawan nito, ngunit sa kasamang palad ay hindi siya natulungan ng isa pang makatang tumutulong sa pag-ayos ng tula. Ang tulang ipaayos niya sana kay Jose de la Cruz na tinawag ding Joseng Sisiu ay hindi nito tinanggap sa kadahilanang wala siyang dalang sisiu na ipambabayad. Ang pangyayaring iyon ang nagtulak kay Balagtas na pagbutihin ang kanyang kakayahan sa paglikha ng tula. Hindi naglaon at namayagpag sa larangan ng panulaan si Balagtas at nangulimlim naman ang kabantugan ni Joseng Sisiu. Mula sa Tondo ay lumipat si Balagtas sa Pandakan. Dito niya nakilala si Celia o Maria Asuncion Rivera sa tunay na buhay. Napaibig niya ang dalaga at naging magkasintahan sila. Subalit, nagkaroon siya ng mahigpit na katunggali sa pag-ibig ng dalaga sa katauhan ni Nanong Mariano Capule. Si Nanong ay mula sa isang may kaya at makapangyarihang pamilya. Sa kagustuhan niyang hindi na makadlang pa si Balagtas sa kanyang panunuyo kay Celia ay ipinabilanggo niya ang makata. Pinagdusahan ni Balagtas sa bilangguan ang isang maling paratang. Dumagdag pa sa kanyang dalahin ang balitang nagpakasal na ang dalagang iniibig niya sa kanyang karibal. Naniniwala ang dahil sa kabiguang ito ay naisulat niya sa loob ng bilangguan ang obrang Florante at Laura. Bagamat may ilang nagsasabing tinapos niya ang obra sa Udyong Bataan, dito sa lalawigang ito siya nanirahan pagkatapos ng kanyang pagkakabilanggo at dito rin niya nakilala ang babaeng iniharap niya sa Dambana, si Juana Chambeng. Sa edad na 54 ni Balagtas, ikinasal sila ni Juana sa kabila ng pagtutol ng magulang ng dalaga dahil sa laki ng agwat ng kanilang edad. Huling nakilala ang husay ni Balagtas, naging kawali siya sa hukuman at hindi naglaon ay naging teniente mayor at huweste sa Mentera. Noong mga panahong iyon, ang posisyong iyon ay pinagpipitagan. Ngunit sadyang mapagbiro ang tadhana. Sa lalawigan din ng Bataan ay muli siyang bumalik sa bilangguan. Dahil sa paratang na pinutulan niya ang buhok ng isang babaeng utusan ni Alferez Lucas. Bagamat lumaban siya sa kaso, ay sadyang naubos ang kanyang kayamanan sa pag-aapila. Pinagdusahan pa rin niya ang paratang na iyon sa kulungan. Sa isang kisap matay, nawala ang lahat ng kanyang pinaghirapan.
paglabas niya ng piitan, sinalubong siya ng hirap ng buhay dahil naubos na ang kanyang kabuhayan. Gayunpamay, ipinagpatuloy pa rin niya ang kanyang pagsulat hanggang sa bawian siya ng buhay noong 20 Pebrero taong 1862 sa gulang na 74. Naulila niya ang kanyang asawang si Juana at ang apat nilang anak. Lumisan man siya sa mundong ito, ay iniwan niya namang buhay sa alaala ng mga Pilipino ang maraming immortal na obrang bagamat gumamit ng alegorya upang maitago ang tunay na mensahe ng akda ay sumasalamin pa rin sa mga kalakaran sa totoong buhay. Isa na sa mga ito ang Florante at Laura. Sinasabing ang mga pasakit sa buhay na naranasan ni Balagtas ang pumanday sa kanya upang maging isang mahusay na manunulat. Nakatulong rin ang mga himagsik ng damdaming naghari sa puso't isipan niya ng mga panahong iyon. Taglay ng Florante at Laura ang mga himagsik na ito. Bagamat naisulat sa panahon kung kailan napakahigpit ng sensura ng mga Espanyol sa mga akdang Pilipino, naging mapangahas ang obrang ito. Kung magiging mapanuri rin ang mga mambabasa, makikita nila ang awit ay hitik na hitik sa mga aral at pagpapahalagang magagamit bilang gabay sa pang-araw-araw na pamumuhay tulad ng maling pagpapalayaw ng magulang sa kanilang anak. Pagkamaingiti na nauwi sa paggawa ng hindi mabuti sa kapwa. Pagbabalat kayo na nagbunsod ng pagiging mapaghiganti. Ang hindi ka nais-nais na pag-uugaling pagpapaliban ng gawain at pagiging sobrang mapagpaniwala. Masasabing ang obrang Florante at Laura ay naging daan upang mapataas ang antas ng panitikan noong panahong walang layang makasulat at makapagpahayag ng mga kaisipan. Pagkamalikhain at damdamin ng mga mahuhusay na manunulat. Ito'y isang akdang hindi maibabaon sa hukay kailanman dahil sa angking kakayahan, determinasyon at katatagan ni Balagtas, isinilang ang isang obra maestrang nagtaas sa antas ng sining ng panitikan, tunay ngang karapat-dapat na tawaging prinsipe ng Makatang Tagalog si Francisco Balagtas. Mahusay, nakilala na natin ang prinsipe ng Makatang Tagalog na si Francisco Balagtas. Sana'y may natutunan kayo sa ating aralin ngayong araw. Paalam sa inyo at sa susunod muli! At bilang karagdagan, ayon kay Lopica Santos, masasalamin ang apat na himagsik sa puso at isipan ni Balagtas. Una na nga ay ang himagsik laban sa malupit na pamahalaan. Ikalawa ay ang himagsik laban sa hidwaang pananampalataya. Sumunod ay ang himagsik laban sa maling kaugalian. At panghuli ay ang himagsik laban sa mababang uri ng panitikan. Naunawaan niyo ba ang ating aralin? Mahusay kung ganon, hayaan ninyong surihin ko ang inyong mga naunawaan. Narito ang aking inihandang pagtatayang gawain. Narito ang Friendly Feud! Familiar ba kayo sa gawain ito? Ang tangi lamang gagawin ay ikomento ang numero ng tamang layo ni Francisco Balagtas sa pagsulat ng Florante at Laura sa bawat bilang sa loob lamang ng 5 segundo. Narito ang mga kinatawang layo sa bawat bilang. Para sa unang bilang, ito ay kumakatawan sa himagsik laban sa malupit na pamahalaan. Para naman sa numero 2, narito ang himagsik laban sa maling kaugalian. At sa numero 3 ay laban sa mababang uri ng panitikan. At sa numero 4 ay himagsik laban sa hidwaang pananampalataya. Handa ka na ba? Kung handa na ay... Para sa unang bilang.
naganap na kalupitan at walang katarungan sa Pilipinas. Limang segundo. Deadly feud. At ang tumpak na sagot ay numero isa. Himagsik laban sa malupit na pamahalaan. Maaalala na kalupitan at kawalang katarungan sa kalayaan ng bawat isa sa lipunan noong panahong isinulat ang akda. Sumunod na bilang. Pagtakwil ng Moro bilang relihiyon ang Kristiyano sa panahon ng Kastila. Friendly feud! Numero ay numero 4. Himagsik laban sa hidwaang pananampalataya. Ang ating bansa ay sinakop ng mga Kastila noon. At sa mga panahong iyon, pinalaganap nila ang reliyong Kristiyanismo sa ating bansa. At sa mga panahong ding iyon, ikinulong ng mga Kastila ang mga Pilipino sa kanilang mga kamay at paniniwala nila ang mga Pilipino na ang mga Moro noon ay kaaway na magpapahamak sa mga tao. Pinaniwala nila ang mga Pilipino sa istereotipong ang mga Moro ay asal hayop at walang maidudulot na mabuti sa mga tao. Narito ang ikatlong bilang. Ang maling pagpapalaki ng mga magulang sa kanyang anak sa nakaraniwang laki sa layaw. Friendly feud! At ang tumpak na sagot ay numero... Numero 2, himagsik laban sa maling kaugalian. Dito naman na mamalas ang mali at hindi mabuting mga kaugalian ng lahi, masagwang pagpapalayaw sa anak, pagkamaingitin, pagkamapahamak, pagsasabukas ng mga gawain na pwede naman nang gawin ngayon, mapaghiganti sa kaaway, pang-aagaw sa pag-ibig at mga masamang kaugalian sa ating lipunan. Para sa ikaapat na bilang, sa panahon ng Kastila, walang layang makasulat at maipahayag ang mga kaisipan ng mga mahusay na manunulat na Pilipino. Limang segundo, friendly feud! At ang tumpak na numero ay numero 3. Himagsik laban sa mababang uri ng pahintikan. Dahil ang agwat ng pagtula at pananagalog ni Baligtas sa iba sa mga pahintikan ay sinulat ng iba, sa panahon noon wala pang kalayaang sa pagsulat at pagpapahayag ng sariling opinyon at mga pinapayagan lamang ay ang inilalathala ay ang mga napapatungkol sa mga panig ng Kastila at mga pangreliyon at mahigpit na pinagbabawal ang pampanitikan ng maglahad ng tunay na saloobin ng mga manunulat lalo na ang mapanghimagsik na panitikan. Dumako tayo sa panghuling bilang. Laganap ang hidwaan sa pagitan ng Kristiyano at mga Moro. Limang segundo, friendly feud! At ang tumpak na numero ay numero 4.
himagsik laban sa hiduwaang pananampalataya. Ang himagsik na ito ay tungkol din sa hiduwaan ng dalawang malalaking relihiyon sa bansa, ang Kristyanismo at ang Islam. Na siya naman nang hindi sinang-ayunan ni Baligtas. Sa panahon na isinulat niya ang akda, ang simbahan at ang pamahalaan noon ay magkapisa, natiisa sa kapangyarihan at turing ngunit dalawa ang pangalan. Dahil dyan, pagbati sa inyong kahusayan, baitang walo, inyong natukoy ang kalagayan ng lipunan at sa panahong naisulat ang akda at inyong nasuri ang mga epekto ng akda pagkatapos itong maisulat. Ngayon naman ay ating sasagutin ang iniwan kong mahalagang tanong ng ating aralin. Ito nga ay ang, ano ang layunin ng may akda sa pagsulat ng Florante at Laura? Ang layunin ni Baligtas sa pagsulat ng Florante at Laura ay upang isiwalat ang kanyang himagsik laban sa mga Kastila. Naglalaman ito ng mga kalupitan at korupsyon ng pamahalaan. Sa kabila nito, ang dahilan ng pagkakasulat ng Florante at Laura ay ang labis sa sakit, kabiguan, kaapihan at kawalang katarungan na naranasan niya sa lipunan. At sa oras naman na ito ay hayaan ninyong pumili ako ng isang katanungan mula sa ating comment box. Narito tayo sa tanong mo, sagot ko. Ang tanong ay mula sa Gente de Leon National High School. Ayan, ang tanong ay, bakit po mahalagang pag-aralan binibini ang ng mga kabataang Pilipino maging sa kasalukuyang panahon ng akdang Florante at Laura? Napakagandang tanong. Simple lamang, ito ay upang mapulutan ng mga kabataan ang mga kanais-nais na katangian. At ito'y inyong tularan. Dagdag pa rito ay ang Florante at Laura rin ay sumasalamin sa lipunang ginagalawan ng mga Pilipino noon na kung saan naganap ang opresyon at maaaring makapagmulat sa mga kabataan sa kasalukuyan. Maraming salamat sa iyong katanungan at patunay lamang yan na kayo ay natuto na at mayroon ng malalim na pag-unawa para sa ating aralin. Kung mayroon pang ibang katanungan, maaari na itong itanong o isangguni sa inyong mga guro sa follow-up discussion. Kaya naman bilang pagwakas sa puntong ito, klase, ay kunin na ang inyong module para sa ating karagdagang gawain. Hashtag, layunit epekto. Ayan ang ating karagdagang gawain. Tiyakin ang layunin ni Baligtas kung bakit isinulat niya ang Florante at Laura. Suriin kung ano ang epekto ng akda pagkatapos itong maisulat. Mapapansin sa ating graphic organizer ang layunin sa pagsulat at doon naman sa kabilang banda ay naging epekto ng akda sa nakaraan at epekto ng akda sa kasalukuyan. Bilang paglalahat, klase, ako ay lubos na nagagalak sa ipinamalas ninyong husay at galing sa ating mga gawain. Mula sa paglahok sa ating panimulang gawain na dahu, ay natukoy ninyo ang kaligirang pangkasaysayan at kalagayan ng lipunan sa panahong naisulat ang akda. Sa inyong panunood ng video at ating pagtalakay ay natukoy din ninyong epekto at layunin ng pagsulat ng akda at aktibo rin ninyong sinagot ang mga katanungan mula sa pagtataya na aking inihanda sa friendly feud. Kaya naman sa puntong ito ay natitiyak kong natamo na ng bawat isa ang kasanayang natitiyak ang kaligirang pangkasaysayan ng akda sa pagtukoy sa kalagayan ng lipunan sa panahong naisulat ito, pagtukoy sa layunin ng pagsulat ng may akda, at pagsusuri sa epekto ng akda pagkatapos itong maisulat. Tandaan, klase, sa pagtuklas ng ating kasaysayan ay yaman sa kasalukuyan. Maraming salamat, klase, sa inyong pakikilahok.
sadyang mauhusay at matatalas ang isip ng batang Valenzuelano. At iyan ang ating tampok na aralin para sa unang linggo ng ika-apat na markahan sa Filipino. Muli, ako ang inyong binibini sa Filipino 8 na nag-iiwal ng katagang pagyamanin ang sarili. Panitikan natin basahing mabuti. Hanggang sa muli, Diyos ba itang 8?